Yung mga simpleng salita na nakapagpapasaya sa mga kababaihan, nakapagpasaya sa puso nila, nakapagpakilig sa kanila. Pero alam niyo ba guys, ang mga babae, sensitive niyan sa maraming bagay. Kaya kung hindi ka maingat, posibleng masaktan mo yung damdamin nila. Kasi syempre may mga salita din na ayaw na ayaw nilang naririnig. Mga salita na nakapagpadown sa kanila, nakapagpadown sa pagkatao nila. Kasi kahit tayo mga lalakihan na open tayo sa mga simpleng salita, di ba? Kaya may mga salita din na hindi mo dapat binabanggit o sinasabi sa mga kababaihan. Kaya what's up? Kamusta? Welcome back to my channel. Andito na naman ang yung lingkod, Gary Opim. At today, pag-uusapan natin yung mga bagay na hindi mo dapat sinasabi sa mga babae. Mga bagay na hindi mo dapat pinaparinig sa kanila kahit hindi mo pa intensyon na saktan sila. Kaya kung bago pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating video. Kaya huwag na natin patagalin pa, simulan na natin to. Ang unang bagay na ayaw na ayaw naririnig ng mga kababaihan ay yung salitang, parang tumaba ka. Kasi kahit paano mo pa sabihin yun, hindi magiging okay sa pandinig yan ng mga kababaihan. Lalo-lalo na kung yan yung una mong napansin at sinabi sa kanila. Kaya naman sa kahit anong pagkakataon, sa kahit anong panahon, wag na wag mong sasabihin o babanggitin o ipapansinin yung body measurement nila. Lalo-lalo na kung hindi niya tatanong, di ba? Kasi kahit pagandahin mo yung salita na yan, kahit pagandahin mo yung pagtatanong mo dyan, negative pa rin ang papasok sa isip nila niyan. Negative pa rin ang magiging impact niyan sa kanila. Bigyan ka tayo ng isang sample. Kahit sabihin mong, parang pumayat ka, kadalasan ang response nila, bakit? Mataba ba ako dati? O kaya, nagda-diet ako, malamang. Di ba? Sarcastic yung tunog, o sarcastic yung magkakasabi sa'yo, sarcastic yung response niya sa'yo. Hindi na kagad maganda yung pag-uusap yung dalawa, di ba? Kaya naman guys, kahit mapansin mo yung damit niya na medyo sumikip man lang ng konting-konti lang sa kanya, kung hindi niya naman itatanong kung sumikip na ba yung damit niya sa kanya sa'yo, huwag na huwag yung pupunahin yan. Dahil katakot-takot na awa yung aabutin mo sa kanya. Lalo na kung bago pa lang kayo magkakilala. Ang iisipin ka agad niyan, masyado kang nagpo-focus sa appearance niya o sa panglabas na kanyuan niya kesa kung sino ba talaga siya. Kaya guys, please, don't you dare. Huwag na huwag mong sasabihin sa kanya yan. Ikalawa, kapag ang babae nagtanong sa'yo, babe, ang sexy niya, no? Babe, ang hot niya, no? Huwag na huwag kang sasagot ng oo. Dahil ayaw na ayaw ng mga babae na may mas lamang sa kanila. Lalong-lalo na kung nasa relasyon kayong dalawa o pagmamay-ari ka niya. Huwag na huwag mong paparinig sa kanya o sasabihin sa kanya na maganda yung ibang babae. Kahit itanong niya pa sa'yo. Kasi naku, katakot-takot na away yan. Katakot-takot na tampuhan yan. Minsan, hindi nila sasabihin sa'yo na nagtatampo na sila sa'yo. Kaya please, huwag na huwag ka magko-compliment sa ibang babae. Imagine mo na lang ito, nag-pre-prepare ang mga babae ng almost 1 hour. Diba? Almost 1 hour yan kadalasan. Para lang maging maganda sila sa mata mo, para lang maging kaaya-aya sila sa mata mo. Tapos sa iba lang pala mapupunta yung attention mo. Kahit patinanong niya sa'yo kung maganda yun, huwag na huwag ka mag-a-agree sa kanya. Kasi ang pakiramdam nila, may mas lamang sa kanila sa paningin mo. Kasi parang kinumpara mo na rin sila sa iba, di ba? Parang ganun. Kahit hindi mo intention na ganun yung paramdam sa kanya. Kahit hindi mo intention na masaktan mo siya, masasaktan mo siya, promise yan. Kaya naman guys, mag-iingat kayo sa sasabihin nyo. Don't you dare compliment other girls, ever. Kahit itanong niya pa sa'yo kung maganda ba yun o hindi. Ingat. Okay, proceed tayo sa number 3. Ito kadalasan tinatanong to ng mga bago pa lang sa isang relasyon. Yung ilan na ba yung naging boyfriend? Kung bago pa lang kayo o getting to know each other stage pa lang kayo, please guys, wag na wag mo itatanong yan sa kanya. Bakit? Alam mo ba kung bakit? Kasi wala ka naman mapapala o magigain sa pagtatanong nito sa kanya. Pero real talk guys, pag sinagot niya yung tanong mo na yan sa kanya, negatibo na agad yung papasok sa isip niya. Gusto mo ng sample? Pag sinabi niya sa'yo na marami na siya naging ex-boyfriend o na marami na siyang past relationship o dumaan na siya sa maraming relasyon, ano kagad maiisip mo? Ay, pakawala to. Ay, wala, malandito. Ay, wala, makatito. Diba? Dinown mo na kagad siya, ginudge mo na kagad siya sa isip mo. Pero pag sinabi niya naman na konti lang yung naging ex niya o konti lang yung mga naging boyfriend niya, negative na naman papasok si posibleng nagsisinungaling to or iisipin mo, siguro may mali sa kanya kaya wala siya masyado naging boyfriend. Kasi diba, parang insulto yan sa kanila. Parang kasing pasimpleng tanong mo yan sa kanila na, virgin ka pa ba? Parang ganun eh.
Which is hindi naman dapat matter yon sa isang relationship. Hindi mo naman dapat iniintindi yun sa isang relasyon. Kasi di ba? Kahit naman ano yung plus niya, kahit napakarami niyang imperfection, yung mahal mo siya, siya pa din ang pipiliin mo. So please guys, huwag mo na lang itanong tong question na to. Dahil hindi worth yan. Wala rin saysay yan. Hindi, puro negatibo lang magiging resulta niya sa pagtanong mo sa akin. Number 4. Yung mga simpleng pagyayabang katulad na, grabe ang mahal ng bili ko dyan sa kotse ko na yan. Kahit yung mga simpleng, gusto ko sanang bumili ng kondo eh, kaso wala akong makakasama. One thing na ayaw ng mga kababaihan, yung taong mayabang. Okay lang kung mataas yung self-confidence mo o may pagyayabang ka naman. Pero kung nagyayabang ka sa mga bagay na hindi mo pinaghirapan, mga bagay na hindi mo pinagpawisan, hindi mo pinagtuunan ng pansin, oras at panahon para mabili, in short, hindi mo pinaghirapang makuha, it's a no-no yan sa mga kababae. Oo, sa panahon ngayon, naiintindihan ko kayo guys. May mga babae na nai-impress sa mga ganyang bagay. Nai-impress sa luxury, nai-impress sa mga bagay na kayang ibigay ng mga kalalakihan sa kanila. Pero hindi lahat ng kababaihan ganyan. Huwag natin maging mindset guys na sa panahon ngayon, mga babae, puro pera na lang iniisip sa mga lalaki. Huwag na huwag mo ipapasok sa isipan mo na yung magiging kasintahan mo o yung gusto mong babae, ganun din yung gusto sa'yo. Kaya naman guys, mas maganda na makilala ka ng mga babae na Kaya naman guys, mas maganda na makilala ka niya na kahit meron ka ng mga bagay na kinaiinggitan ng iba o kayang mong ibigay yung mga bagay na gusto niyang ibigay mo sa kanya, hindi rason yan para ipagyabang mo yan sa iba. Lalong-lalo na kung hindi mo pinaghirapan yan. Dahil hindi lahat ng babae makukuha mo sa ganyan. Huwag mong iisipin na lahat ng girls tumitingin sa yaman o estado ng buhay ng isang lalaki. May mga babae pa rin na hindi nila need yung kayamanan. Dahil posibleng meron sila noon, o marami silang kayamanan, o nabuhay siya sa marangyang buhay, ganyan. Kaya mas kailangan nila yung taong handa silang kasamahan sa kahit anong sitwasyon ng buhay nila, sa kahit anong problema, kahit anong pagsubok, o yung pipiliin silang makasama sa hirap o ginawa ng pangmatagal. Kaya guys, don't show up too much. Be a gentleman. Let them know na down to earth ka. Kahit may kakayahan ka na bilihin lahat ng bagay na gusto nila. Okay, proceed tayo sa number 5. Isang bagay na hindi mo dapat pinaparinig sa mahal mo o sa babaeng nililigawan mo o sa syota mo ay yung salitang ex. Nag-uusap kayo tapos bigla mong sinabi, alam mo ko lang kwenta yung ex ko, no? O kaya nag-uusap kayo tapos tatawa na kayo, bigla mong sinabi, napunta na namin yan ang ex ko. Just like number 2, huwag na huwag mong ipapasok ang ex mo sa usapan yung dalawa. Huwag na huwag mong ipapasok ang ex mo o ang nakaraang relasyon mo sa kung ano mang merong kayong dalawa. Kung nasan man kayong lugar, kung ano mang ginagawa nyo, huwag na huwag mong ipapasok yung nakaraan mo din o yung past relationship mo dun. Tulad mo, nabibwisit din sila pagka nakukumpara sila sa iba, lalong-lalo na sa ex. Kaya ayaw na ayaw nila na pag-uusapan yan, lalong-lalo na pag hindi naman niya tinatanong. Lumalabas lang na iniisip mo pa rin yung ex mo. Pumapasok pa rin sa isip yung ex mo. Nakadalasan nagigi-epekto eh. Siguro mahal mo pa yung ex mo. Kaya mo naisip yun. Siguro magkakachat pa kayo ng ex mo. Magkakatext pa kayo ng ex mo. Siguro may communication pa rin kayo ng ex mo. Bago pa tayo mantong sa ganyang usapan, iwasan at iwasan mo ng mababanggit si ex sa lahat ng mga bagay na magkasama kayong dalawang ginagawa. Sa lahat ng pangyayari sa buhay niyong dalawa na magkasama kayo. Even sa panag-uusap kayo, huwag na huwag mong babanggitin si ex. Kahit siraan mo pa yung ex mo sa harapan niya, hindi pa rin yung magiging good impression para sa kanya. Dahil lumalabas nga na parang pumapasok pa siya sa isip despite na magkasama kayong dalawa. Kahit na hindi niya naman siya pinag-uusapan, di ba? Kaya please guys, ingat-ingat sa pagsasalita. And don't ever, never, ever, ever try to compare her to your ex. Alam nyo kasi guys, the word you are saying is equally important in creating right impression. And syempre, making your relationship a successful one. Kaya naman, isipin mo rin yung mga bagay na lalabas sa bibig mo. Isipin mo rin yung mga salita na lalabas sa bibig mo. Dahil nga sabi ko sa umpisa pa lang, sensitibo na yung mga babae. Kaya naman, tayong mga lalaki, dapat i-handle natin sila with extra care. At syempre, gusto mong itrato kanila as a king, dapat i-treat mo rin sila as a princess or a queen. So ayun lang, maraming